At eto na ang ating na-steam na kalabasa at may meatballs. Ang sarap niya, guys. Promise. Kaya panoorin nyo paano natin lulutuin ito. Enjoy watching. Thank you. Hello everyone! Welcome back again sa akin channel! Today, magluluto naman tayo ng ulit napakasimple. Lagi kayong manunood dahil lahat ay simple lang ating lulutuin. Dahil pang budget meal lang talaga ang ating kayang lutuin. At dahil sa atin napakahirap ng bumili ngayon, try natin magluto ng napakasimple at konti lang ang rekadong ulam. Eto guys, ay gagamit lang ako ng bawang na 4 na piraso. At syempre, eto yung meatballs guys na ginawa kong fresh meat to. Nilagyan ko ng sibuyas at carrot at saka ko frozen. Kaya eto frozen siya. Tignan nyo matigas. Yan. And kailangan din natin ng butternut squash. Eto ay squash o pumpkin. Kalabasa na mahaba. Eto yung mahabang-mahabang kalabasa na yan. Yan guys, for the meantime guys, etong ano natin, etong bawang natin, tatarin natin, at eto natin, prito natin ng konti, at eto ay slice natin, okay? So, let's begin. Crush muna natin etong bawang, at ikasasangkot siya natin, at pababanguhin natin, okay? Pipitin lang natin itong bawang. At inakatagdag niya. Na natin siya guys. Alalahanin natin siyang yan. Ito pinagpritohan ko na to guys ng itlog. Kaya kita nyo may itlog-itlog pa siya. Lalagay ko na itong bawang. Konti lang yung mantika niyan guys. Kasi pinagpritohan ko na nga yan. Isang kutsa lang natin siya hanggang mag light brown. Yan. Magla-light. Gagawin lang nating light brown yung ating bawang. Huwag na yung sobrang brown na brown kasi mapait guys ang bawang pag over sa luto. Lumabas lang kanyang ano, malikot tong aming kalam. Lalabas lang, palabasin lang natin ang ating yung aroma ng bawang. Ayan, kita nyo ba guys, nagbo-brown na siya. Pwede na natin siyang hanguin. Okay na yun siya guys. Hahanguin na natin. Sa pinapritohan natin guys ng ano ng bawang, lalagay ko na rin itong meatballs. Ito ay fresh guys. Ang kutsa lang natin, saglit lang. Huwag na natin sa tagalan din na pagluto nito kasi i-steam din naman natin. Gusto lang natin bumango. Yan guys. Dahil pinagpritohan na natin yan kanina ng bawang at saka yung ano, pinagpritohan ko ng itlog kanina ng umaga to. Kaya hindi yan nilikyo. Yan. Prito lang natin saglit itong ating karne dito. Hanggang maging light brown. May konti. Huwag naman yung brown na brown din. Light brown lang siya guys. So brown-brown na yung ating meatballs. Pag ganyang na, malapit na, malapit-lapit na rin yun. Hawapin na natin. Pag brown na lahat ng kanyang ano, sides. Bango muna ito guys. Ito may lasa na itong ano natin ha, itong meatballs natin na ito. Yan, mabango na siya guys. Tama na yung pagkakaluto niya. Patayin na natin ang apoy natin. At hanguin na natin. Ngayon guys, balatan ko lang itong ano, butter squash natin. No? Balatan ko lang siya.
ang ating kalabasa. Nalaglag ko sa kalugasan. And after that on, guys, isalansan natin to. Yan, isalansan lang natin sila dito sa ating plato. Tapos, isalansan lang natin sila lahat. Tignan natin kung saan magkakasya. Kung ilan pa ang magkakasya dito. Kung marami ba malalaman o konti lang. Hindi pantay-pantay yung ano niya, guys, ha? Yung size niya. Talagang hindi yan magkakapantay-pantay ang size na magkakayari yan kanina kasi hindi pantay-pantay yung size ng ating kalabasa. Okay. Hanap lang tayo, guys, na kasing pantay niya. Pero naman maganda sa tingnan kahit pa paano. Hindi man siya kagandahan pero okay pa rin. Yan, nalagyan natin yan kung hindi talaga siya papantay. And of course, lalagyan natin dito sa gitna para pumantay din siya dito. Kita niyo yun, guys. Meron pa ako natitirang ano, ibang braso. No. Yan. Try kong lagyan dito sa gitna kung malalagyan natin. Okay, yan na ang ating etong squash na to. Hindi ko na ilalagay itong ano, itong apat na to. Pwede natin ilagay mamaya yan sa ating ano, ulam. At ito naman, guys, ilalagay natin sa ibabaw itong meatballs. Dahil naprito natin itong meatballs na ito, madali na itong maluto. Lalagay lang natin dito sa ibabaw niya. At, of course, yung ating bawang, bugot-bugot natin dito sa ibabaw. At, of course, sa gilid ng, dito sa gilid ng kalabasa. Kasi masarap yan. Mabango yan. Mabango niya ito, guys. Mamaya pag nag-steam siya. Yan. At ngayon, pagkatapos natin ibugot yan, guys, pwede na natin steam ang ating kalabasa. At ito na ang ating kalabasa na i-steam natin, guys. I-steam lang natin doon sa pinapakuluan natin na ano, tubig para maluto na siya. Ito 'yon, kumukulo na ito, guys, ang ating water. Ilalagay na natin itong ating kalabasa ang steam natin. Make sure, guys, na ingat kayo ha kasi baka mapasok kayo mainit 'to. Ayan. Nawala lakasan ko na iapoy, soto ko na siya. Huwag niyong lakasan pag nilalagay niyo pa lang ha, kasi mapapasok kayo diyan. Takpan natin at steam lang natin siya ng 8 or 10 minutes, guys. And that's it. Pag na-steam na natin, lalagyan natin siya ng konting sauce. Ngayon, guys, gagawa na tayo ng ating pang sauce. Kailangan na natin ng cornstarch. Konting cornstarch lang para hindi naman ganong malapot. Ito na nga lang gamitin ko. 1 teaspoon lang nito, guys. Maliit lang siya, ha. Yan. Lalagyan ko rin siya ng oyster sauce. Pampasarap. Yan. And of course, kaunting toyo. Toyong konti lang. Ito, guys, it's up to you, guys. Kung maraming toyo, ilagay nyo. Kung mahilig kayo sa maalat. But for me, no. Ayan. At gagamit tayo ng room temperature na water, guys. Ayan, ang tubig niyan. Half bowl lang. Magiging half bowl na siya. At ano natin? Stir natin siya hanggang sa madissolve lahat yung cornstarch niya. At saka yung ating oyster sauce. Ginamit ko palang oyster sauce, guys, si meron na siyang halong scallop. Scallop and oyster sauce. Ito. Ayan. At set aside lang natin, guys, at lulutuin na ilalagay natin dito sa kawali ito mamaya pag naluto na yung ating kalabasa ang nai-steam doon. Okay? Alam kong luto ng ating kalabasa, guys. Pwede na natin
iayos yung sauce ng ating kalabasa. Ito yung sauce ng kalabasa natin. Luluto natin dito. Dito pa rin tayo nagluto kanina ng bawang. And of course, yung ating meatballs. Ayan. May natitira pa siyang bawang dyan, guys. But anyway, it's fine. Ubusan natin itong sauce natin dyan. Liquid mixture. Ayan. Lagay natin yung dried scallop niya kasi masarap yan. Ayan. Pakuluin lang natin siya hanggang sa lumapot ng konti. Madali lang ito lumapot, guys. Hindi pa mainit yung kawali nung nilagay ko, pero tignan nyo, madali lang siya talagang kumulo. Yan. Yan, halu-haluin lang natin. Nagtataka kayo bakit may mga ano, dried scallop yun, guys. Masarap yun. Promise. Eto nga pala yung tubig na ginamit ko kanina, guys, ay mainit na. So, this time, pwede na to, guys, na sauce niya. Huwag na natin palaputin pa. Tama na yung sauce niya na yan. Lapot niya na yan. Kita nyo? Pakadali lang lumapot. Ano? Dahil luto na rin ang ating ano, kalabasa. Ayan. Kita nyo? Sarap pa na. Natin ngayon yung ating sauce yan sa ating kalabasa. Hindi na ako gagamit ng pambuhos pa. Gagamitin ko na itong diretso na itong kawali natin. Kawali na dito sa kawali yung pambubuhos natin. Kita nyo ba, guys? Tadam! Yan. Nabuhusan natin lahat ng kanyang sauce. Super yum. And of course, talagyan na natin siya ng ano, ng sibuyas. Konting sibuyas lang ilalagay natin. At lalagyan din natin siya ng sili. Yan. At eto na ang ating kalabasa. Tanggalin muna natin dyan para hindi umuusok-usok-usok naman. At eto na ang ating na-steam na kalabasa, guys. Sana nagustuhan ninyo paano natin lutuin ating kalabasa. Napakasimpleng luto lang yan, guys. Hindi na maraming cheche-boreche. Pwede nyong gayahin ito sa inyong bahay, sa bahay na inyong amo. Alam ko ito magugustuhan ng lahat ito. Pwedeng kainin ito ng mga babies. Yes, guys. Huwag lang kung babies, siyempre, huwag nyo lagyan ng madaming bawang at ano, sili, ano. Sa mga baguhan po sa ating bahay, thank you so much sa inyong pagpunta. Sana makadalaw po dito kayo sa sunod ng mga araw. Sa mga datihan po, thank you so much sa inyong lahat. Sa walang sawang pag-subaybay sa ating mga videos. Thank you guys for watching. Have a blessed good night, everyone. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye, guys. Kita-kits again sa susunod na ating mga video. Thank you for watching.